الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ونمنا في نقرنات إن الله سبحانه وتعالى namun mengkumpuri demi kesamaan pemahaman dan pengdadakila. Katailah hati semua saksi dan ulangi bangunyul dan kerapat dapat sebaik di bangsa alamang Haji Muhammad yang kuning subuh dan Allah sesang kata Uhan habang sakadinda habang sesang kata Uhan atau pengmengingin kebaikinlah atau misalkan dengan kalitasan mula semangat ibadah orang-orang sekabilang buhay. Mahapati sepanjang para tayang Islam bilang berpapat tuli saat ini haradin patungkul sa tafsir ng mga maiksim mga surah mula sa malulat ating Quran sa mga oras na ito insyaAllah ta'ala inihingi ko ang taufik ng Allah subhanahu wa ta'ala ang guidance from Allah na kung saan may parating ko sa aking mga kapatid kung ano ang nais iparating ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang mensahe para sa ating lahat. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating sura na tatalakay inshallah ta'ala sa abot ng ating nakayahan ay natutungkol sa tafsir ng sura Al-Masal. Sura Al-Masal. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa manulhating Quran, Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Kapatid sa pananampalatayang Islam ay Surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Pagka sinabing Surah Makkiyah, ito ay mga surah o mga talata na ibinaba before ng Hijrah. Before ng lumikas ang Propeta Muhammad SAW mula sa Makkah patungo sa Madina. Kinatawag ito Makkiyah. At ang mga surah naman o mga talata na ibinaba after ng hijra ay tinatawag na Madaniya. Madaniya. So, pagka sinabing Madani, hindi kaya Makki, ay tinutukoy ito yung mga surah o mga talata na ibinaba after ng hijra. Madani, Madaniya after ng hijra. Makkiya before hijra. Okay, malinaw mga kapatid. So, ang surah na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kabuuan. Ibinaba ng Allah ng buo. Alam natin na ang mga talata sa malulahating Quran o mga surah, meron binaba ng buo at meron din na paunti-unti. Depende sa mga sitwasyon o kalagayan na ibinababa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sura Al-Masad o ang hibla ng palmera, sabi ng ating mga kapatid na nag-translate, alam niyo ba ang palmera? Dates. Ha? Dates. Ito pinagkukunan ng yung hibla niya, nagiging tali, pwede mong gawing tali. So hibla ng palmera. So, ang surah na ito ay binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ng buo. Ang dahilan kung bakit ito binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala, nung bumaba ang ayah na hinikayat na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Propeta Muhammad SAW na balaan o magbigay ng babala, warning sa kanyang mga kamag-anak, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنْدِرْ أَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ at balaan mo ang iyong mga malapit na kamag-anak. So, ang Propeta Muhammad SAW nung bumaba ang ayah na ito, umakit niya sa isang mataas na lugar, bundok, ano?
Makinsalom at isa-isa niyang pinagtatawag ang kanyang mga kamag-anak o mga angkan. So nung tumawag ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagbabanggit ang kanilang mga angkan. At isa-isa itong nagsilabasan, nagsilapitan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo mga kapatid, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kilala na before pa na dumating sa kanya ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala, before pa siya maging isang sugo, ay nakilala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang isang kagalang-galang na tao. At binansagan niya siya, As-Sadiq al-Amin. Ha? Ang makatotohanan, ang mapagkatiwalaan. So, nung namalawagan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nakapagtataka na magsilapitan kaagad ang mga tao. Minsan lang yan na mangyari. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gagawa ng ganung bagay. Natatawagin ang mga angkan niya, ang mga kamag-anak niya ng hayagan. Na kung kaya nagsilabasan ang maliit at saka malaking tao mula sa kanyang mga angkan. Pati yung mga pinuno, lumabas. At naki-usyoso rin kung ano yung panawagan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sa madaling salita, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanawagan sa kanila nung sila ay nandun na sa kanyang harapan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano sa tingin niyo, sabi niya? Ano sa tingin niyo kung sasabihin ko sa inyo na merong lulusob sa inyo dyan sa likod ng buntok na yan? Lulusob sa inyo ng umaga o hapon? Ano kaya sabi niya? Sa tingin ninyo? Sabi niya, maniniwala kami sa iyo. Paniniwala ka namin. At sa ibang riwaya sabi niya, hindi ka namin nasubukan na nagsisinungaling. Tama? So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, well known na siya sa pagiging makatotohanan. So sabi nila, natural lang, paniniwalaan ka namin kung sasabihin mo sa amin na may lulusob sa amin. So, nung sabihin nila yun, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٌ شَدِيدٍ. Kung gayon, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na binabalaan ko sa iyo, binabalaan ko kayo nang paparating na matinding parusa ng Allah sa kabilang buhay. Paparating na sa hinaharap na parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nung marinig ito ng tiyuhin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinatawag na si Abu Lahab. Anong sinabi ni Abu Lahab? Alihada jama'atana. Nang dahilan dyan, iinipon mo kami. Nang dahilan dyan, tignan ninyo, pagmamaliit siya sa kalagayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Abu Lahab, alihada jama'atana. Nang dahilan dyan, inipon mo kami. Tabban lak. Sabi. Tabban lak. Sa iranyo. Anong ibig sabihin ng tab? Tab. Ibig sabihin, ito yung dua ng pagkawasan. Kasawian kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinudua niya. Tabban lak. Sabi ni Abu Lahab. Kasawian sa iyo. Pagkawasak sa iyo. Ipon mo kami sa ganyang bagay lang. Pagkawasak sa iyo sa buong magdamag nito. Kaya sinagot siya ng Allah. Sinagot ng Allah si Abu Lahab. Ibinaba ng Allah ang ayah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabanggitin din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sinagot ng Allah si Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Idinuwa ng Allah si Abu Lahab ng pagkawasak din. Pagkawasak sa kanyang kamay. Pagkawasak ng kanyang kamay. At tunay na nawasak.
si Abu Lahab. Hindi ibig sabihin ng kamay lang niya mawawasak. Pero tinutukoy doon yung pagkatao ni Abu Lahab. Kaya nga sinabi doon, Tabbat yada ang taan ito, Tabbat, tinutukoy doon sa kamay. Pero ang last niya, Watab. At tunay nga nangyari na nawasak siya. Hindi na yun kamay ang binanggit, kundi siya na. Kasi hindi, ang tinutukoy doon yung tao. At usually yan sa Arabic, tinutukoy yung bahagi, pero ang tunay na tinutukoy doon, ang binabanggit ang bahagi, pero tinutukoy yung kauluan ng tao. So, paggawasak kay Abu Lahab, siya ang nawasak. Ma'abna'an huwaluhu wa ma'akasar. Hindi nakapagbigay ng pakinabang sa kanya ang kanyang ang kanyang asawa, ang lahat ng kanyang mga nalikom, ang lahat ng meron sa kanya, hindi nakatulong sa kanya. Nakatulong saan? Sa parusa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya, sa kanyang kahinatnan sa kabilang buhay. Hindi makakatulong sa kanya kung ano man ang kanyang nalikom, kung ano man ang kanyang nakamit sa kapanahonan niya. Andun ang nakamit niya, kanyang posisyon, ang kanyang kayamanan, ang kanyang mga anak. Marami siyang mga anak eh. So sinabi pa nga niya, nagmayabang pa. Nagmayabang pa si Abu Lahab. Sabi niya, kung totoo ang sinasabi ng anak ng aking kapatid, kung totoo ang sinasabi ng anak ng aking kapatid, sino tinutukoy niya? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung totoo sabi niya kanya, sinasabi, aba, iraransom ko itong mga kayamanan ko, sabi niya. Iraransom niya yung mga nalikom niya sa parusa sa kabilang buhay. Pero hindi makakatulong sa kanya ang kanyang mga nalikom. Ang kanyang kayamanan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang mga anak, walang makakatulong sa kanya. Sayasla naran data dahil. Sapagkat tunay na papasok siya, ipapasok siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa nanggalagablagdapoy. Ipapasok siya ng Allah sa nanggalagablagdapoy. Kabilang daw sa dahilan kung bakit sinabi na Abu Lahab, kasi yung mukha niya is maliwanag masyado. Siguro sa kapulaan niya o ano man. Di ba meron mga tao na maano masyado yung mukha? So kaya, tinawag siya na Abu Lahab. Parang namumula-mula pa yung mga mukha niya. So, yung mga natawag din, yung mga ilaw masyado o naliwala. Pero basta, maliwala sa mukha na namumula-mula. Kaya, angkop lang dun sa pupuntahan niya. Ha? Na naglalagablag din. Na apoy. Sabi, sometimes sinabi nila na dahilan kung bakit sinabi nila kasi hindi, ang kunya o yung anong tawag sa kunya sa atin? Yung instead na sabihin mo yung pangalan ng tao, binabanggit mo ang? Alias. Parang alias sa atin. Ano? So, ang alias niya is Abu Lahab. Pero ang kanyang tunay na pangalan is? Abdul Uzza. Oh, yun ang tunay niyang pangalan. So, hindi siya pinangalanan ng ganun sapagkat hindi rin mainam na banggitin ang pagpapalipin sa hindi tunay na Panginoon. Uzza, hindi tunay na Panginoon. Mga sinasamba nila yun. So, ilan na ilan sa mga dahil bakit binanggit siya ng ganun. Dahil dun sa kanyang mukha, hindi kaya dahil dun sa kanyang patutumuhan. Naangkog lang sa kanyang patutumuhan na naglalagablag na apoy. O di kaya para maiwasan yung magbanggit sa may pagka-shirk na pangalan. O shirk talaga na pangalan, Abdul Uzza. So, yun ang patutumuhan ni Abu Lahab. Saan? Sa yasla naran dhata lahab. Papasok siya sa apoy na naglalagablag. Sapagkat ang kanyang gawain na hindi katanggap-tanggap ang ganunin niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pasinungalingan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobrang
ginagawa ni Abu Lahab ng pananakit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagdadawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Sabihin niyo la ilaha illallah, magtatagumpay kayo. Ito naman ang uncle niya, ang tiyo niya si Abu Lahab. Sabi niya, "Huwag niyong paniwalaan, sinungaling 'yan." Subhanallah. Sunod ng sunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nagsasabi na, huwag niyong paniwalaan yan. Sinungaling yan. Hindi totoo pa rin sinasabi. Puro paninira kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unlike sa mga ibang angkel ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi ang mga, meron din mga tiyuhin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naniwala sa kanya. Tulad ni Hamza. Asadullah. Ang liyon ng Allah. Ang khayru shuhada'illah, ang pinaka mainam na shahid, si Hamza. At nagprotekta kay Propeta Muhammad din sallallahu alaihi wasallam. At si Abdul? Ha? Hindi. Si Al-Abbas. Si Al-Abbas ay isa rin sa yumakap ng Islam sa kanyang mga tiyuhin. Yun ang mga nag-embrace ng Islam at tumulong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang isa naman na tatlong bahagi, ang unang uri o bahagi ng mga tiyuhin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung naniwala sa kanya, nag-Muslim at tumulong sa kanya. Yung pangalawa, tumulong lang. Hindi nag-Muslim pero tumulong lang. Sino? Si Abdul Muttalib. Nagprotekta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon na pinapahirapan yung pagdadawa. Sa panahon na kailangan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam magprotekta sa kanya, si Abdul Muttalib ang siyang tumayo upang dipensahan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung gayon sabi niya, "Anak ng aking kapatid, pagpatuloy mo yung pinagawa." Kaya nga lamang, si Abdul Muttalib ay nanatili sa kanya pagiging hindi Muslim. Nung malapit na siyang bawian ng buhay, sinikap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lapitan si Abdul Muttalib. At sinikap niya na pasabihin kay Abdul Muttalib ang la ilaha illallah. Bakit la ilaha illallah? Wala lang Muhammad Rasulullah. Kasi once sinabi na nila la ilaha illallah, automatic na yun nakasama na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinong nagdala ng la ilaha illallah sa mga tao? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pinaniwalaan nila, nagsabi sila ng la ilaha illallah, automatic na kasama na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi na kailangan na Muhammad Rasulullah. Kasi andun mismo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang harapan. Samantala sa ngayon, sasabihin natin, asyhadu an la ilaha illallah, pagpapasok sa Islam, asyhadu an la ilaha illallah o asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hindi natin nakita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang huling salita ni Abdul Muttalib. Kasi andun pa rin ang mga tiyuhin niya sa kabila eh. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabila, ang mga tiyuhin sa kabila. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sabihin mo o aking tiyo, tiyuhin sabihin mo tiyo. La ilaha illallah." Na magiging, ito yung magiging pruweba ko sa kabilang buhay para matulungan kita. Lilingon siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lilingon din siya doon sa kabila, sa kanyang mga tiyuhin na iba. Na nag-encourage naman na, huwag kang pumasok sa ibang relihiyon, kundi dito ka sa relihiyon ng ating mga ninuno. Dito ka sa relihiyon ng ating mga ninuno. Kaya ng mga kapatid sa pananampalataya sa pag nakita na ng tao ang katotohanan, huwag naman siya nung lumingon kahit saan. Lilingon pa sa tatay niya, magpapaalam pa ako sa nanay ko, sa tatay ko, sa asawa ko. Ang dami pang paalaman. Until na, pag dumating doon, okay lang sana kung nakaunawa para sabihin niya, okay, tuloy mo. Eh, paano kung hindi nakaunawa? Paano kung hindi nila alam? Hindi pa nila napag-alaman kung gaano kaganda ng Islam. Natural lang sasabihin niya, huwag kang pumasok yan. Huwag kang pumasok sa Islam. Masisira ang pamilya natin. Hindi ka na namin magiging kasama. Kasi ang
Islam, kung hindi sila Muslim, mali ang Islam, tama? So, natural lang, hindi kanila susuportahan. Kaya pag makita na ng tao ang katotohanan, immediately, panghawakan dito, pumasok na dito. So, ang ginawa ni Abdul Muttalib, tumingin pa sa kabila. So, ang ending niya, sinabi niya na siya ay nasa landas sa reliyon ng mga ninuno niya na si sino ang ninuno niya? Si Abdul Muttalib. Si Abdul Muttalib ang lolo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang pangatlo ay hindi naniwala sa kanya. Sino? Si Abu Lahab. Hindi na naniwala. Hindi pa nakontento. Sinaktan pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinaktan pa niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa gawa man o sa salita, hindi tumigil ang tao nito. Talagang kalaban ng katotohanan. Kaya nararapat lang na wasakin din siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tabbat jada Abi Lahab wa tab. Sapagkat sobra-sobra na ang kanyang mga ginagawa. Nung bumaba ang ayah na ito, mga kapatid sa Banal ng Palatayang Islam, isa ito sa mga dalil na nagpapatunay ng pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Subhanallah. Nung sabihin ng tabbat ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tabbat jada Abi Lahab wa tab, hanggang sa huling ayah, nagpapatunay dito na hindi mag-Muslim si Abu Lahab. Hanggang sa huling hininga niya, hindi na siya magtatawa. Hindi na siya mag-Muslim. At nangyari nga, namuhay siya ng ilang taon, hindi siya pumasok sa Islam. Lalo pang uminit, lalo pang naging masidhi ang pagsisikap niya na sirain ang reliyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o saktan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ng kanyang mga sahaba o mga naniwala sa kanya. So, nararapat lamang sa kanya ang ganun na parusahan. Maagnaan mo maluho mga kasab na hindi nakapagbigay sa kanya ng kabutihan, ng makinabang, ang kanyang mga kayamanan, ang kanyang mga anak. Natural lang ang kayamanan may pakinabang, di ba? Usually ginagamit natin ang kayamanan natin pag may sakit. Nagawin ka. Kung nahuli ka ng kalaban, may pang-ransom ka. Kung gutom ka, may pambili ka. Pero sa kabilang buhay, hindi na ito makakatulong sa kanya. Ang mga bagay na ito, dito lang sa dunya. Pero sa kabilang buhay, makakatulong mo ba sa kanya? Hindi na. Maagnaan, malungko, makasal. Sayasla na ng datalahang basaklap pa na kung saan papasok siya sa naglalagab ng dapoy. Naangkop sa kanyang ginagawa. Ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi magpaparusa sa tao na walang ginagawa. Kung parusaan ng Allah ang isang tao ng impyerno, yun ay karapat-dapat sa kanya. Hindi wala yadim rabbuka ahada. Hindi kailanman dadayahin ng Allah ang kanyang kalibin. Parurusahan na wala siyang ginawa na masama. Nagpakabuti tapos parurusahan. Wala yadim rabbuka ahada. Hindi ka dadayahin ng Allah. Ano man na mabuting ginagawa mo, makikita mo. Ano man ang masamang ginagawa, makikita mo rin. May mga lahat ng ginagawa natin, mabuti o masama. Wamratuhu, aba, isa pang napaka-sakit na kalagayan na pati ang kanyang tiyahin na asawa ni Abu Lahab. Dagdag na panakit pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit anong ginagawa ng anak asawa ni Abu Lahab? Anong gawain ng babae nito? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Oh, very good. Mashallah. Ang anak niya, ang babae nito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pangalan niya, si? Sino? Ummu Jamil. Ummu Jamil Arwa bint Harb bin Umayyah na sister ni Abu Sufyan. Yan si Ummu Jamil Arwa bint Harb bin Umayyah na sister ni Abu Sufyan.
na isa sa mga leader ng mga kababaihan sa ng mga Quraysh. Mga bay, kumbaga sa mga taga Mindanao. Bay. Dato siya bulahap, bay naman ito. Yung mga dato, mga royal blood to. So, hindi nagtapos kay Abu Lahab ang malagim na kabanata ng buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pati ang asawa ni Abu Lahab na tiyahin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mismo kamag-anak. Totoo mga kapatid, sometimes makikita ka sa mga kamag-anak mo magiging kalaban. Kung ikaw ay magpatuloy na sa katotohanan, sa kabutihan, sometimes meron mong mag-aaway sa iyo mula sa mga kamag-anak. Kaya mag-ingat. Mag-ingat na. Kaya sikapin mo rin sila ng kadawahan para magiging kakampi mo instead na maging kalaban. So, ang ginagawa niya, pupunta siya sa disyerto. Ha? Pupunta siya sa disyerto para maghanap ng mga kahoy o mga punong kahoy na yung mga tuyo na at saka kung ano-ano pa man na mayroon mga tinik. May tinik na mga kahoy, iniipon niya yun. Tapos, nagpagkarami-rami, nag-iipon ng mga tinik sa disyerto, binabalot niya ng palmera. Yung hibla ng palmera. Tinatali niya, tapos dinadala niya. Siya mismo ang nagdadala. Subhanallah, sobrang tindi ng hinanakit niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobrang tindi ng kanyang hinanakit. Bakit nung bumaba ang ayan, ha? Binanggit siya kasama pa dun sa papasok sa impyerno. Galit siya. Galit at lumabas, pinaghanap si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabila sa kanyang ginawa, inanap niya Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May dala-dalang bato. May dala-dalang bato sa kanyang kamay. Natagpuan niya si, nag-uusap si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Abu Bakar at that time. Nung paparating na siya, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abu Bakar radiallahu anhu, sinabi niya na paparating si Ummu Jamil. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayaan mo siya. Hayaan mo siya. Hindi niya ako makikita. Subhanallah. Nangyari ba yun? Dumating nga, babaeng ito. Dumating nga, babaeng ito. Sabi niya, asan na yung kasama mo? Galit na galit. Asan na yung kasama mo? Sabi niya. Kasabay na, galit na galit. Gusto niyang gumanti kay Propeta Muhammad. Gusto niyang batuhin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi niya Bumakar radiallahu anhu? Hindi pensahan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung saan, hindi niya. Hindi pensahan ang kung saan nagpapahiwating na para maligtas niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andiyan lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tabi niya. Nagkikipag-usap si Ummu Jamil at saka si Abu Bakar radiallahu anhu. Nag-iwan pa ng mensahe. Kasi hindi niya nakikita eh. So, wala siyang babatuhin. Nung wala na siyang batuhin, nag-iwan ng mensahe. Sabihin mo sa kasama mo. Namudammaman asina. Wadinahu abayna. Wa amrahu kalayna. Anong ibig sabihin? Mudammaman. Mudammam yung dinidegrade niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag kahalay-halay sa Tagalog pa. Kahalay-halay siya. Pag degrade, pagpabababa sa kalagay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasinuway namin siya. Wadi na huwabay na. At tinanggihan namin ang kanyang reliyon. Waamraho lakay na. Waamraho kalay na. At kinamumuhiyan namin ang kanyang mga gawain. Bah, matindihiniwan, ano? Hindi na kontento sa pagbabato, salita na lang na masama ang kanyang iniwan.
Hindi din ang babae pag nagalit, no? Hindi ka matamaan ng bato, tatamaan ka ng matinding salita. So, lahat ng pagpapakababa kay Propeta Muhammad sa salam, binigit niya. Napaka-tindi ng pananakit kay Propeta Muhammad sa salam. Yun ay sa salita. Yung isa naman, sa gawa. Nag-iipon ng mga tinig para lang ilagay sa daan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para matinig yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakita niyo mga kapatid, kung gaano siya katindi ang sama ng loob kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi naman dapat yung kasamaan ng loob. Kaya lang, namumuuna sa kanila ang kawalan ng pananampalataya na yung mabuting tao masama sa kanilang pagiging. Meron mga tao na ganun pagtumingin. Kahit gaano makabuti, masama ang tingin sa iyo. Pinapaganda pa ng Satan sa kanyang paningin ang ganun na gawain. Sabi niya, masama ka talaga. Tama? Alam na niya makakasama sa kanya, pinapaganda ng Satan. Okay, ito yung gagawin niya. Alam niya makakabuti sa kanya? Sabi ni Satan, di, mahirap yan para sa iyo. Mahirap mag-attend sa Islamic Center. Sabi niya, hindi, huwag ka munang pumunta doon, mahirap yan. Busy ka, marami kang gagawin. Kahiya na, marami kang nausin. Pero pagpumunta sa mga mall, bakit hindi mapagod? Voluntary pa, hindi na kailangan sunduin. Magbabayad ng taxi para na makapunta lang, nangunay sa mall. Makapunta sa mga mall, makapunta sa mga disco, and sa atin, no? Gagastusan pa niya, maka-attend ng cancer. Maka-attend ng sa mga disco. Gagastos siya. Pero pag inimbitahan mo tungkol sa lectio, aba, mabigat para sa kanya. Para hindi niya kaya mangakan. So tutulong kapatid, kayang-kaya niya. Kaya lang, pinapaganda ng Satan yung kalagayan niya na huwag siyang pumunta at sinusundan naman niya. Pero pag lumabas lang siya, ang Satan, walang magagawa. Pag lumabas lang siya, ang Satan walang magagawa. Pero pag sinamahan ng Satan, lalakas ang Satan sa kanya. Lalakas ang Satan sa kanya. So, may mga ganun na mga tao ang kalagayan na hihingin natin sa Allah na protektahan tayo na huwag tayong maging ganun na ang tingin natin kaya merong dua na Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Anong ibig sabihin? Allah, ipakita ko sa amin ang katotohanan na ito na ngayong tunay na katotohanan at gabayan mo kami na masundan namin yung katotohanan. Wa arinal batila, at ipakita mo rin sa amin ang batil, ang kasinungalingan, ang hindi katotohanan, ang kasamaan, na talagang masama ka talaga, na hindi nga dapat, hindi nga angkop, hindi tama. Ipakita mo sa amin na magiging malinaw sa aming mga paningin. At gabayan mo rin kami, iwasan namin. Gabayan mo kami, O Allah, na maiwasan namin na masama niya. So mga kapatid sa pananampalatay Islam, ito na yung namuho sa kay Ummu Jamil at kay Abu Lahab na pananakit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mag-enjoy sila sa ilang bagay. So, na'udhu billah kung mag-enjoy na ang tao sa kasamaan. Na'udhu billah na kapag ka mamuna sa tao, na doon siya mag-enjoy pag gumagawa siya ng kasama. Pag gumatay siya ng tao, nag-enjoy siya. Pag magnakaw ng yaman ng iba, nag-enjoy siya. Pag mungalun niya, nag-enjoy siya. Na'udhu billah pag maganya ng kalagayan ng tao, magtawba na sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkadyan ay gawain mong sintan na inilulog mo ka sa kasalanan na halos hindi ka na makabangon. Pag makagawa ka ng isang kasalanan, dagdagan ka pa ng sintan. Hindi siya makontento na minsan ka lang niya. Hindi siya makontento na minsan ka lang niya. Ililigaw. Talagang tuturuan ka niya na may ibagsak ka niya. At may lagay ka niya sa kailaliman ng narakadyana.
So, pag-ingatan natin mga kapatid. Fi jidiha hablum min masad. Ha? Ang babae nito, na asawa ni Abu Lahab. So, ang babae nito, si Ummu Jamil, sa kabilang buhay, ha? Ganito rin ang paparusa sa kanya ng Allah Subhanahu. Yung ginagawa niya, naghahapon siya ng mga tinik, ha? At tinatali niya, ha? Fi jidiha, sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, ha? Sa kanyang bilib, ha? Hablum min masad. Ilalagay sa kanyang, tatalian siya ng hibla ng palmera, ha? At ihagis sa kalda, ilaliman ng impyerno. Ihagis at ihagis siya doon, parusa sa kanyang ginagawa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang mga nananakit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging buhay man siya sa kanyang kapanahunan at sa kanyang hanggang ngayon, ang nananakit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matinding kaparusahan ang nangyari sa kanya. Innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah. Ang mga nananakit kay sa Allah Subhanahu wa ta'ala at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anahum Allah fi dunya wal akhirah. Susumpa sila ng Allah, sinusumpa sila ng Allah, sinumpa sila ng Allah dito sa dunya at sa kabilang buhay. At sa kabilang buhay ay meron silang naghahantay na napakasindi, napakatindi parusahan. Yun ang naghahantay sa kanila. Lahat ng mga nananakit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging sa salita man o maging sa gawa, yung mga nanginsulto kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga nanginsulto sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga sahaba. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinagtatanggol niya ang kanyang mga sahaba. At magbasa hanggang ngayon, meron bang mga tao na nagsusulputan na sinasaktan nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tulad ng mga Shia. Sinasaktan nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagsasabi nila ng kanyang asawa ay nakagawa ng masama. Pinagbibintangan nila ng masama ang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piling-piling ng Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga nilikha, huling sugo ng Allah, habag sa sangkatauhan, kinumpleto ng Allah ang reliyon ng Islam sa kanya. Tapos sasabihin nila na hindi kumpleto? Sasabihin nila na meron siyang kapintasan? Na kung saan pinangalagaan ng Allah, pinatawad ng Allah kanyang nauna at nahuling kasalanan. At pinuri ng Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. O ikaw Muhammad, ay nasa napaka taas na antas ng pag-uugali. Pinangalagaan siya ng Allah kasi siya na yung pinakamodelo natin. Lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Tunay na meron sa inyo na napakagandang halimbawa, napakainam na modelo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi naman naghahangad ng bagay na andun sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kabilang buhay at lagi inaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala. So pag-ingatan natin na mapabilang tayo sa mga taong yan. At ang mga taong yan na nagsisimula na silang nagsusulputan sa saan? Sa Pilipinas. Sa atin. Nagsisimula na silang nagsusulputan at nag-umpisa na sila na pinipintasan nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang pamilya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panginsulto kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ginagawa nila na kung saan gumagawa sila ng mga bagay na hindi turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para lang nang din sinasabi na ang mensahe mo hindi kumpleto, na ikaw ay hindi nagparating sa amin ng tamang katuroan, na hindi mo kinumpleto, hindi mo pinarating ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagbibintangan nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi niya ipinatupad ang kasabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mapapasa mga taong yan ang matinding parusa, ang la'na ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang la'na
ang lan o sumpa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibig sabihin nito na malalayo sila sa rahma ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malalayo sila sa rahma ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya panawagan natin sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid sa Pilipinas, na lumayo sa ganyan mga paniniwala. Kinumpleto ng Allah ang Islam kay Propeta Muhammad sa Islam. Ginawa niya magandang halimbawa. Ginawa niya perfect na halimbawa. Pinuri ng Allah. So, pipintasan ng mga tao na nasa huling henerasyon na. Sila pang naging mas matalino. Sila pang mas magaling. Alhamdulillah. Sobrang kayabangan. Sobrang kayabangan. Na halos na hindi nga nila memorize ang ilang chapter ng Quran. Parusa ng Allah sa kanila. Meron pa doon na mga pinuno na nila. Pag magbasa ng Quran, hindi maayos magbasa ng Quran. Magkamali-mali pa. Parusa ng Allah, paano nila memorize ang salita ng Allah na pinasisinumulan na nila ang Allah. Nilagay pa sa ulo. So mga kapatid sa pananampalatay Islam, alhamdulillah, na natutunan natin ang ganito mga ayat o surah na depensa ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat din natin depensahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating mga salita, sa ating mga gawa. Ipangaral natin ang kabutihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mga gandang mga pangaral. Buhay natin ang sunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagpapatunay na tayo ang tunay na tagasunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.